At dahil sa hitik naman sa kulturang ating bansa, may kanya-kanyang paniniwala at pamahiin ang iba't ibang probinsya sa bansa tuwing may burol na mga yumao. Alamin po yan sa balitang hatid ni Suzy Abrera. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas, merong sari-saring tradisyon at paniniwala sa burol ng mga yumao nating mahal sa buhay. Sa rehiyon ng Ilocos, bawal umano ang pagkain ng malunggay sa burol. Kapag inihanda kasi ang malunggay para iluto, isa-isa at sunod-sunod ang tinatanggal ang bawat dahon. Ang ibig ipagkahulugan daw nito, sunod-sunod ang mamatay ang mga kamag-anak ng namayapa. Sabi nila hanggang 9 days, after 9 days, pwede na uling humigop ng sabaw ng malunggay. Or yung iba, huwag mo tatanggalin sa dahon, isama mo yung tangkay. So ina-associate nila doon yung kanilang buhay. Kasi ang puno ay may buhay. So iisa ang kalikasan na tantao. Paniniwala ng mga Batanggenyo, dapat daw takpan ang lahat ng salamin tuwing may burol. Sa oras daw kasi na nahagip ang bangkay sa refleksyon ng salamin, asahan daw na may masamang mangyayari. Yung iba nga ayaw padadaanin sa may mga establishmentong may glass, may salamin. Kasi doble ang nakikita nilang patay. No? So pag doble yung patay, sabi may kasunod pa ito, may kakambal. Kapag binuhat daw ang kabaong, dapat daw unahin ang bahagi kung nasaan ang ulo ng bangkay para daw mapigilan na bumalik ang kaluluwa. Nung isinilang ka daw, una yung ulo na inilabas. No, parang hindi pwede yung paa. Kasi maraming nangyayari pag paa yung nilabas, pag suhi. So minsan hindi nabubuhay yung bata. Nung inilabas tayo sa mundo, ulo, nung ibabalik tayo, ulo rin ang papasok dapat. Mauuna ito. Sa Leyte, tradisyon naman na kapag inilalabas na ang kabaong sa bahay papuntang libingan, kailangan ito idaan sa bintana para raw sa agarang ikapapayapa ng kaluluwa. Depende kung paano namatay yung tao, kung sa sakit o sa kulam. At may mga ganun silang paniniwala, huwag mo idadaan sa pinto. Pero higit pa sa mga tradisyon at pamahiin, ang mahalaga, ang pag-aalay ng dasal para sa mga namayapa nating mga mahal sa buhay.